isang pader sa Quezon City Hall noong August 17. Patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon sa naturang pagguho. Para sa detalye ng balita, narito si Dan Villegas. Iniimbestigahan na ng National Capital Region Police Office at ng Department of Labor and Employment ang gumuhong pader sa Quezon City Hall noong 17 ng Agosto. Isa ang patay habang tatlo naman ang sugatan matapos gumuho ang bahagi ng Civic Center B building. Ayon kay Executive Director of the Occupational Safety and Health Center o OSHC, Maria Teresita Cocueco, binisita at sinimulan na ng NCRPO ang pag-iimbestiga sa nangyaring insidente. Kasama po, tulad ng sinabi ko sa inyo, sa mga regional offices, ang pag-iimbestiga nitong mga aksidente. So alam ko po, pumunta na po ang regional office ng NCR doon po sa nangyaring aksidente at nag-iimbestiga na po. Yung may mga, syempre kung may nakikitang mga violations kaya nangyari po ito, ay magbibigay po ng findings doon po at ito na po ang proseso na gagawin ng National Capital Region following the accident investigation. So mayroon po, may role po ang Department of Labor and Employment, yung regional offices, dito sa mga aksidente nangyayari dahil sila po yung mag-iimbestiga din po. Ayon sa OSHC, kung sakaling may lumabas sa investigasyon at may mapatunayang nagpabaya, maaaring patawan ito ng karampatang parusa. Para sa EuroTV News, Dan Villegas, sumasaludo sa bawat Pilipino.